Kaibigan, meron po akong bago at medyo kakaibang tips na ituturo sa inyo paano gagaling sa mga sakit, mga seryosong sakit, especially itong mga chronic diseases. Alam niyo naman, matagal na ako nagpapayo ng mga kalusugan, di ba? Yung mga physical rules sa health, yan ang mga tinuturo natin. Tulad ng paninigarilyo, yan, kumain ng maayos, di ba? Magpa-check up sa doktor, gamutin ng high blood. Yan po yung mga physical rules sa health na tinuturo natin. Pero alam ko naman bilang doktor, bilang internist, cardiologist, maraming mga sakit kahit sundin natin itong mga payo sa physical rules, kahit magpa-check up tayo sa doktor, kahit ilang test ang ginawa natin, minsan marami pa rin hindi gumagaling. Marami pa rin tayong nararamdaman ng mga sintomas. Like sa akin lang, yung katulad ng irritable bowel syndrome, kahit anong punta sa doktor, mahirap gamutin yung mga back pain, yung mga neck pain, kahit itong mga mental health problem, napakahirap gamutin sa physical rules or yung gamutan lang ng mga doktor. Dahil dito, meron din tayo, syempre ako inaaral ko lahat ng ways of to treat the body. Meron din tayo, natutunan ko, 8 spiritual rules sa health. So, ang hinihingi ko lang sa inyo, medyo open lang ang mind. Huwag masyadong close mind. Kung medyo open ang mind, makikita nyo itong 8 spiritual rules sa health na ni-research ko at nararamdaman ko at naniniwala ako tunay. Pareho din to sa mga tinuturo ng mga lumang panahon. Actually, hawig siya sa mga positive thinking ni Norman Vincent Peale. Kung binabasa niyo mga libro niya o yung mga self-help books, tinuturo din yan. Uso din yung tinatawag na law of attraction, kung nababasa niyo yan. At meron din itong mga tinatawag na near-death experience, yung mga taong may sakit, namatay ng ilang minuto, nabuhay muli, at feeling nila meron silang nakuhang God's message. Kasama rin to sa 8 spiritual rules. Kaya kung hindi kayo gumagaling sa sakit nyo, konting open mind, ibibigay ko sa inyo itong 8 rules na ginagamit ko para gumaling kayo at malay nyo, magtagumpay din dito sa buhay natin. Rule number 1. Kailangan meron tayong vision sa gusto natin. Goal board, parang vision board natin. Ibig sabihin, pag inisip mo na healthy ka, mas magiging healthy ka. Pag inisip mo na bata ka pa, mas gagana yung katawan mo na mas magiging bata. Susunod yung mga selula natin. Susunod yung puso, susunod yung katawan natin. So kung ano yung inisip mo, yun ang ma-fulfill. Kasi yun ang nilalagay mo sa utak mo. Kung nilalagay mo sa utak mo, matanda na ako, masakit na ako, yung arthritis ko, matanda na ako, sapat na yung buhay ko, lalo kang magkakasakit. So dapat, yung goal natin, visualization, napaka-important. Okay? Yan yung mga kakaibang rules. Rule number 2. Ito ang cause daw ng maraming sakit natin. Negative thoughts. Okay? Mga negatibong, hindi mo maiiwasan yan. Yung papasok na negative sa ulo mo na parang, masakit yan mo, baka may cancer na. Masakit ang tenga mo, mamaya may problema na. Yung puso mo, baka kamay mo manhid, baka na-stroke na ako. So, yung negative thoughts and worries natin, hindi natin mapipigilan yan, paikot-ikot sa utak natin. Ang magagawa lang natin, papatungan mo ng positive. Papatungan mo siya. Parang music, may narinig kang music na kanta, ulit na ulit yung kanta. So, para mawala yung kanta sa ulo mo, maglagay ka ng ibang music. So, in short, pag negative pumasok, maglalagay ka na hindi. Okay lang yan. Pag nagpa-panic attack ka, hindi. Sabi ni Doc Willie, okay lang yan eh. Diba? So, magpapalit ka ng positive thought doon sa ulo mo para mawala yung mga negative. Kaya masama pakiramdam mo sa umaga, pipilitin mo patungan ng iba. Number 3, spiritual rules. Actually, pwede itong practical o pwede itong mensaheng
mula sa itaas, hindi mo masasabi. Number three rule is express gratitude. Kailangan magpapasalamat tayo. Okay? Magpasalamat tayo sa pamilya natin, sa kaibigan natin. Magdasal tayo, happy tayo na gumising. Every gising is a blessing. Pasalamat tayo sa doktor natin, sa alagang pets natin, di ba? Positive lang tayo sa lahat ng tao. Okay? Kunwari, nasa ospital ka, oh, may cancer, malala, magpapa-CT scan, di mo alam kung ano resulta. Ano lang, pasalamat lang tayo sa lahat ng tao. Pag may dumating na masaya, okay, good, masaya siya. Huwag na tayo maglabas ng negatibo. Pag nagbabasa kayo sa social media, nag-aaway yung ibang tao, huwag na tayo makisali. Okay? May napahiya, may nagnakaw, nakuna ng video, huwag na natin pansinin. Doon tayo sa positive thoughts, express gratitude, mas gagaling kayo sa sakit nyo. Kasi pag puro negative yung nilalagay mo, yan yung sumusunod yung katawan. Number four, ito, spiritual rule to. Medyo malalim tong topic ko eh. Kaya sabi ko, kahit hindi maintindihan na iba, okay lang kasi naniniwala ako mas tama to. One day maintindihan nyo mas tama to. Number four, marami nagre-reklamo bakit marami akong sakit sa katawan. Bakit yung iba namamatay? Bakit yung bata may cancer? Bakit minamalas yung mababait? Di ba? Yung mga salbahe nagwawagi. Ang pinaka-explanation lang nito nung mga... Actually, marami dito nakuha ko sa mga near-death experience. I-type nyo lang, NDE. Ang explanation nila, yung pain and disease kasama sa buhay yan. Lesson yan, learning. Tingnan mo. Kung kailan masaya ang panahon, maayos ang buhay mo, usually doon ka nagiging masama. Doon ka makasarili, pansarili lang. May nagiging swapang tayo. Pag happy ka at wala kang sakit. Oras na magkasakit kang malala, may pamilya mo nagkasakit, nagka-problema ka, may nang-apis sa'yo, may nang-abuse sa'yo, doon ka nag-grow eh. Doon ka tumitibay, doon ka lumalakas, kung kailan yung pinakamatindi. Diba? Kung kailan ka hirap na hirap, doon ka lumalakas. Diba? What does not kill you will help you. Diba? Diba? Yung iba gumagaling, yung iba hindi gumagaling, pero yung pain, like ako, kala nyo okay ako, marami akong pain. Si Doc Willie, maraming pain. Ang iniisip ko na lang lagi, dati may isang doctor na saint, eh, pangalan niya Dr. Moscati. May sakit siya, namatay siya maaga. Pero bago siya namatay, nung 3 p.m., nung umaga, nag-check up pa siya ng pasyente. Sabi ko, magaling yun. So kahit mamatay na siya, naggagamot pa siya. Sabi ko, magaling. Ako, ang dami ko mga back pain, stomach pain, irritable, bowel, at marami pa. Sobra hirap yan, yung mga sakit na yan. Walang gamot eh. Walang gamot, eto lang eh. So part of it, kasi kung wala akong sakit, ma-okay lahat, eh di magre-relax na lang tayo, enjoy sa buhay. Bahala kayo sa buhay nyo, di ba? So ngayon may pain, ay kailangan magsipag at tumulong sa iba. Number five, very important for sa sarili at for healing, ito number five, appreciate nature. Ito. Dapat maghahanap tayo ng masaya. Malami nilagay ang Diyos na masaya. Like, ako, makakita ako ng bulaklak, tuwan-tuwa na ako. Bulaklak, puno, paru-paro, bundok, mababait na tao na tumutulong. Very happy na ako. Dapat ma-appreciate natin yung magaganda sa nature, small acts of love. Dapat hyper-appreciate. Parang, sobrang ganda nito ah. O, sobrang sarap na may chance like ito. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos, may chance ako maka-reach out sa tao. Yun lang po, eh, nandito lang ako. Hindi ko na kailangan pumunta sa network, hindi ko na kailangan mag-block time, hindi ko na kailangan maghanap ng advertisement sa TV o sa radio, di ba? Dito, libre sa Facebook, sa YouTube, di ba? At sa ibang social media. So, appreciate kung ano meron, papahalagahan natin, dun tayo magiging masaya. Huwag negative lagi. Tulad na sinabi ko, yung negative ang magpapabagsak sa akin, magpapabagsak sa inyo, yan ang magkakos ng cancer, yan ang magkakos ng sakit,
Yan ang magpapaikli ng buhay, yung mga negatibong pumapasok. So number 5, appreciate nature and beauty. Number 6, ito maganda to. I-erase mo ang mga negative na sinabi sa'yo. Mahirap to. I-erase mo siya. Pag sinabi ng, let's say, may doktor, kasi minsan kasi hindi mapare-pareho ang doktor eh. Hindi naman Diyos ang doktor. Kung may doktor nagsabi sa'yo, meron kang malalang sakit, at ito na lang, may taning ang buhay, o ganito, gawin mo, erase mo. Tanggalin mo yung report niya, palitan mo. Pero may medical report ka na negative, na masama ang resulta, palitan mo. Lagay mo, healthy ako, walang sakit, kaya ko magawa yung gusto ko. Kailangan ma-erase mo siya. Hindi ko sinasabi, huwag kayong magpa-check up ha. Sinasabi ko lang to, nagpa-check up kayo, ginawa nyo na lahat, inikot nyo na yung mga doktor, sinubukan nyo na yung medical treatment at ayaw pa rin gumaling. Ito ang kulang. Okay? Dapat i-white out nyo yung negative. Pag sinabi na ibang tao, hindi mo kaya, kaya mo. Okay? Kasi kahit naman sa mga pag-aaral, hindi naman porke sabi na iba, 6 months to live, wala namang 6 months to live. Hindi mo masasabi. Dito sa mga near-death experience, marami dyan, may mga cancer eh. Pagbalik nila dito, sabi nila, mawawala yung cancer ko in 2 years. In 1 year, ano lang, liliit mag-isa, mawawala. Masya-shock yung mga doktor. Paano na-cure siya sa utak? Nung na-cure yung utak, gumaling. Okay? Sasabi niyo, ano ba pinagsasabi ni Doc Willie? Siyempre, pag scientist ka, misa hindi mo maintindihan eh. Diba? So, gawin mo lang muna yung physical rules. Walang problema. Dagdagan mo lang nito. Malay mo makatulong. Malay mo tunay. Kasi kanya-kanyang stage tayo. Ito, number 7. Medyo palalim tayo ng palalim eh. Number 7 is, if you ask deeply, you will receive. Pag hiningi mo talaga at ginusto mo, makukuha mo. Pag pinagdasal mo maigi, makukuha mo yun. Pero siguraduhin mo na maayos yung hinihingi mo. Nasa Bible yan, di ba? Oo. Maraming mga sikat na tao sa Pilipinas, talagang ano sila, kung anong gusto nila. Nung bata sila, nakukuha nila. I'm sure si Manny Pacquiao, nung bata pa, na vision niya, iba yung vision niya. Di ba? Kahit dati napanood ko si Charis Pempenko, nung bata pa siya, dinodrawing niya sarili niya with Celine Dion eh. So, yung na-form na niya talaga. So, kung ano yung gusto mo, kung artist ka, basketball player, or ako, magugulat kayo ha, 30 years ago, isa lang ang dasal ko. 30 years ago, dumaan ako sa matinding depression. Ngayon, naiintindihan ko na ba't ako na-depressed. So, may kaya kami, maayos buhay namin. Eh, na-depressed naman ako, nag-away naman kami ng magulang ko for 10 years. Sigawan kami. Tapos, isa lang ang dasal ko noon, help me help others. Yun ang dasal ko, 4 words. 30 years ago, bata pa ako. Wala akong kalam-alam noon, di pa ata ako doktor noon eh. Help me help others, yun lang. Bigyan, gamitin mo lang ako. Di ba nasa Bible yon, parang may kanta yun eh. Parang make me an instrument of your peace, di ba? Yun lang ang dinasal ko. Help me help others. Kaya ko gawin yung pagod, yung trabaho. Yun lang. Magugulat ka na lang. Kita mo naman yung following natin ngayon. Eh, wala naman akong special. Hindi naman tayo gwapo. Hindi tayo anak ng Diyos. Mabagal tayong magsalita. Diba? So, walang special. Pag hiningi mo, ibibigay sa'yo. Ng universe, ng Diyos, depende sa paniniwala nyo, wala itong pinipiling religion. Kaya yun ang gagawin nyo. Kaya kahit mahirap kayo, okay lang. Kasama yung hirap. Maganda nga mahirap, naghihirap eh. Marami ka ng challenge eh. Mas matibay, mas matigas, di ba? So pag mahirap, trabaho lang. Huwag na natin banatan yung... kung mahirap, babanatan yung mayayaman. Hindi okay. Kung mayaman naman, maiinggit sa kapwa, mas mayaman. Hindi okay. Kung influencer na, maraming following, maiinggit pa sa mas mataas. Diba? So, lagi naman may mas mataas sa atin. Hindi yung kinainggitan. Lahat may kanya-kanyang misyon. Maliit man misyon mo, tulungan mo lang isang tao, pwede na yun. Number 8, spiritual rules. Ito. Ito maganda to. Number 8. Ayon dito, pwede kayong maniwala or hindi. Hindi ko naman kayo pinipilit. Ako kasi,
naniniwala ako merong mga good forces eh. Merong mga may mga guardian angel diyan, yung mga namatay, merong mga good forces na tumutulong sa atin. Dapat aware lang tayo. Aware tayo kung meron tayong na-feel, feeling ko okay itong puntahan ko. Feeling ko mabait itong taong to. Kailangan puntahan ko itong barangay, may humingi ng tulong. Kung meron ka nakikita sa buhay mong good thoughts, good connection, baka yun ang correct message. Baka may nagtutulak sa'yo na, dapat maging nurse ka. Dapat sumulat ka ng libro. Dapat magbigay ako ng magandang message. Kung may merong ganoon, basta maganda yung goal, baka yun ang nagpo-push sa'yo na gumawa ng mabuti. Kaya ako lagi ako nakikinig, tinitingnan ko, ano bang meron ngayon sa Pilipinas? Bakit ba ako pinanganak sa Tondo? Ba't ako dito pinanganak? Bakit puro mahihirap yung kababayan natin? Diba? Karamihan, ano bang magagawa ko? So, hinahanap ko yung niche. Bakit puro away na lang sa social media? Ba't puro away ang mga politiko nagpapatayan ngayon? So parang, ano ba dapat gawin? Dagdagan yung hate o dagdagan yung love? So tinitingnan ko, yun ang hinahanap ko. Okay, yun ang 8 spiritual rules ngayon. Meron pa ako mas malalim pa. Tatapusin ko na lang. Konti lang makakaintindi nito. Yung iba sasabihin ako si Doc Willie, ano pinagsasabi? Ito naman ako eh, nung bata pa, ito naman talaga isip ko eh. Eh bakit tayo? 25 years na ako nagbi-video, nagti-TV, wala pa lahat noon eh, walang monetize, wala lahat, nothing. Ano purpose ng life? Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang tingin ko purpose ng life, hindi ako nagsabi nito, sabi to ng maraming tao. Ang purpose ng life, magawa mo yung mission mo. Okay? Ano ang mission nating lahat sa buhay? Simple lang. Magdagdag ng pagmamahal at iwasan yung mga away. Ganun lang eh. More connection, iangat yung mga tao. Diba? Yan lang naman gusto sa Bible. Diba? Paramihin yung mas mabubuti at huwag tayo sumama dun sa mga masasama. Hindi ko sinabi awayin yung masasama. Hindi ko sinabi bugbugin yung masasama o i-bash yung masasama. Hindi yun. Through actions, dapat positive. Yun ang tingin ko pinaka-purpose natin. At ano yung dalawang power natin? This is too deep. Pero kukwento ko na sa inyo, baka open kayo eh. Kung open ang mind nyo, baka pumasok sa utak nyo. Meron tayong dalawang power. Panoorin nyo yung mga NDEs. Type nyo lang, near-death experience. Dalawa ang power natin na binigay ng Diyos sa atin. The first power is, lahat tayo may parang God's image. Meron tayong ilaw dyan na gusto kong gumawa ng maayos, gusto kong mag-sacrifice. Kaya lang itong goodness natin natatakpan eh. Minsan gusto natin magkaroon ng bahay, gusto natin maging swapang, takot tayo, nakawan tayo, kaya kuha tayo ng kuha ng maraming pera, kahit bilyonaryo, kuha pa ng kuha. So yung pinakamagandang puso natin, hindi lumalabas. Natatakpan ng kaswapangan at negativity. Diba? Hayaan mo yung ibang tao kung negative sila. Ang point ko, yung ilaw nyo, kahit maliit, dapat ilabas. Nasa Bible yan, diba? Lahat in the image of God. So, meron yan. And second, power daw natin, the very important, na hindi nyo alam, hawak nyo, may free will tayo. May choice kayo. May choice ako. May choice ako magtulong o maging swapang. May choice ako magmura o maging mabait. May choice ako makibash sa mga away-away, sa mga issue-issue, o may choice ako magpatawad. So, free will eh. So, yan ang choice ninyo. So, yan yung nakikita ko. Tsaka nakita ko maraming pagbabago sa Pilipinas ngayon. Kung nakikita mo nagkakagulo ang tao ngayon, di na alam ano tunay, ano fake news, sino mabait, sino salbahay, nalilito na lahat. So, kailangan maghanap tayo ng core natin. So, ako dito lang, tulong lang tayo. And hopefully, baka hindi nyo maintindihan sinasabi ko, mag-search din kayo sa ibang libro. Mga law of attraction, positive thinking, yung mga self-help books, na mga lahat, halos pare-pareho ang sinasabi. Itong 8 spiritual rules, ulitin ko lang na mabilis, dapat may goal, number 1,
Number two, yung negative thoughts, papatungan ng positive. Number three, dapat magpasalamat tayo every day para gumanda yung mood natin. Number four, yung sakit, yung hirap, yung inaapi tayo, kasali sa buhay yun. Learning. Kaya ako napatawad ko na lahat ng api sa akin eh. Na, biro mo, natubakbo tayo sa politika. Halos 90% ng mura na galit eh. Diba, ano ba ginawa ko? Nakipag-away ba ako? Wala naman akong ginawa. Pero dami na galit. Diba? For some reason, nagalit sila. Kala nila may kasalanan ako. Hindi nga ako tumanggap ni piso sa negosyante. Ako lang ata hindi tumanggap. Ano pa bang mas malinis doon? Pero okay lang. May part of it. Part of it manakit sa walang kalaban-laban. Diba? So yon. Yung pain, part of life. Kasali lang yon. Learning ko yon eh. Pampatigas. Number five, appreciate lahat. Appreciate mo yung nature, yung beauty. Number six, pag may negative, palitan mo ng positive. I-erase mo. And number seven, ask and you will receive. Pag gusto mo. Like ako, sabi ko nga, I want to help me help others. Ngayon, binigyan naman ako ng platform. Sobrang laki. So, Matt, with great responsibility. Yan ang problema natin, Spider-Man. So, lagi ko inisip pa paano pa tayo mas makakatulong. And number eight, hanapin mo yung mga nangyayari sa buhay mo na baka God's message yan na tinutulak ka maging maayos at maging useful ang buhay natin. So, yung ginagawa nating project na nakakatulong sa tao, nakaka-uplift sa mundo, maganda ituloy. Pero yung mga ginagawa natin project na bibili ka ng bagong kotse, bibili ka ng gamit, magsasaya ka sa sarili mo, okay lang gawin pero parang baka hindi yun ang purpose nyo sa buhay. Okay, pwede gawin pero hindi, baka hindi yun ang purpose nyo. So baka ito secret ng happiness, yan ang purpose natin sa mundo habang nandito pa tayo. Salamat po, God bless po, share po natin to. Ako nga sabi ko, makikita niya may sira ulo at si Doc ka. Hindi sira ulo siya. Ito talaga yun. This is the correct thing. And nakikita ko, may awakening na eh. Gumigising na yung tao. Kasi kumakalat na itong bagong mensahe na marami nagsasabi, may pag-asa pa ba yung Pilipinas? Bakit lubog na lubog? May pag-asa yan. May pag-asa yan. Gagawa tayo ng pag-asa. Okay? So, wala to. This is not politics. This is not everything. Baka ito lang nga eh. Online lang eh, panang viral to. Bumait yung tao, di mas marami to tulong, di ba? Di mas maganda na, uunlad tayo. Baka hindi nga tayo makaunlad-unlad kasi puro away, puro gulo eh. Puro, di ba? Puro away, puro gulo. Puro inis ang nangyayari. Puro gantihan. Puro gantihan. Ako, kita mo, meron ba akong ginantihan? Wala. Salamat po. Mahal namin kayo. Thank you very much. Sa opportunity, and God bless po sa inyo lahat. Thank you.